Yo, what's up mga sir? Isang magandang araw sa inyong lahat kahit na medyo maulan. So, medyo matagal tayo bago nakapag-upload ulit. So, ngayon nga tayo nagkaroon ng oras para makabisita dito sa ano. Nandito nga pala ako sa Motor Asia Gao branch dito sa Dapa, Barangay Tres Poblacion. And para may feature yung mga bagong motor na meron sila ngayon. At tamang-tama nang dumating ako dito is meron silang dalawang bagong Smash 115 na 2021 version. Pero bago yan mga sir, titignan natin kung anong mga motor yung meron sila ngayon at madaling silip ng mga price and down payments nila dito mga sir. So, and let's go! So ayun mga sir, so dito na side na to. Actually meron pa sila dun sa taas, pero dito na lang muna tayo sa baba kasi nandito lang naman yung motor. So meron silang section dito na para sa mga Yamaha. So meron silang dito Mio I-125 Sniper 155 na standard version and yung R version mga sir. At doon sa likod is meron silang Mio Sporty and Aerox na standard and yung keyless version din na version 2 na Aerox. At doon sa likod meron pa yata silang Mio Gravis 125 na Finder Trip Edition. Tapos yung N-Max, syempre meron silang 2021 version doon. Pero meron pa rin silang nag-iisang N-Max na version 1 yata na natitira. Tapos doon naman sa kabilang side is meron silang Honda. Mga Honda dito is Honda GTR, so 150, and Honda Click. Meron din sila dito, XRM, syempre hindi mawawala yan, and RS125. So TMX125, meron dun sila yung bagong version, ayan mga sir. And Honda Beat, meron pa sila dito natitira. Kasi yung Honda Beat daw is yung isa sa mga scooter nila dito na mas mabilis maubos. Saka dito meron pa rin RS125. And sa Suzuki naman ito, yung Raider 150 na bago rin. At saka yung Smash na Spook yung version niya. Tapos doon sa mga naghahanap nga pala ng pang tricycle, syempre ganina meron tayong sa Honda, at ngayon naman is meron sa Kawasaki Bajaj na CT125 mga sir. And yung pinakamurang scooter na meron sila dito is yung TVS Dash. At sa mga naghahanap naman ng 3 wheels dyan, so meron din silang TVS na ayun, Deluxe. So meron pa sila ibang kulay doon sa labas, yung blue saka yung yellow. At gaya nga ng sinabi ko kanina, titingin tayo ng mga ilang motor dito kung magkano yung down payment nila. So isang sample na lang siguro is yung Yamaha Mio I-125. So ang Mio I-125 nila mga sir is ang down payment nila dito is 4,000 pesos. At the Sniper meron kaya. Sa R version meron sila 12,500 pesos yung down payment, pero sa month hindi ko nasasabihin mga sir. Same pa rin. So dito sa Suzuki Raider 150 meron silang 3,000 pesos na down payment mga sir. Sobrang baba nito. Grabe. Tapos RS125 Honda meron silang 5,000 pesos na down payment mga sir. So yan lang muna siguro. Hindi ko naisa-isain lahat ng motor nito dito. Tapos maraming salamat again, and sa mga naghahanap ng mga reposesta, magpunta lang kayo dito sa Motor Asia Gao branch dito sa National Highway papuntang General Luna, Barangay 3, Poblacion sa Dapa mga sir. Meron silang reposest doon, so pwede kang pumili kung anong gusto nyo at kung anong hinahanap nyo. So meron pa silang mga ibang motor doon sa taas, pero hindi ko napupuntahan kasi ito lang naman talaga yung sadya ko dito, yung Smash 115 na bago. So ngayon, dito na tayo sa Smash 115 mga sir. We'll be right back.
So ito na mga sir, yung Smash 115. So dalawa yung kulay na meron sila dito ngayon na available, nakakarating lang, is yung black and yung blue. Pero may dalawang kulay na yung bawat motor. So ito yung isa is yung black and combination ng red. So dito sa harap is yung black, then dito naman sa may leg shield niya is itong may combination na ano, red. Tapos dun sa kabila is yung blue and silver na combination mga sir. So ayan. So yun nga pala mga sir, ang sasabihin ko lang ngayon is yung mga nakikita ko lang ngayon, kung anong bago sa motor na to. So hindi ko isa-isahin yung specs kasi medyo wala pa tayong idea or wala tayong information na complete para doon. So sa ngayon lang is yung mapapansin natin na bago compared dun sa mga nauna. So yung una-una mo talaga makita dito is yung kakaibang kulay niya compared dun sa mga nauna. Mga naunang Smash na nandoon sa gilid. So ito nga, una-una nating mapapansin is yung casted na wheels niya, di ba? Wheels daw. Na gulong. So ito. Yung ibang variant kasi nila, yung version is naka-spoke version, then yung brake system niya sa harapan, yun na lang yung unahin ko, is naka-drum brake pa. So ito, naka-disc brake na siya mga sir. So Nissan single disc brake, single piston na caliper mga sir. Tapos yung gaya nga sinabi ko kanina, yung gulong niya is di na siya yung spoke. So ito yung tinatawag nating casted wheels. So ayan mga sir, yung telescopic naman niya is, ay yung fork naman niya sa harap, yung suspension is telescopic pa rin. So pero yung look naman is hindi naman siya nabago. Ang sinabi ko kanina mga sir, so kung titignan natin yung look ng Smash 115, same pa rin naman siya, na astig talaga, as in Smash pa rin siya mga sir. Pero ito lang yung talaga, isa sa pinagbago niya is yung brake system niya sa harap. So ito yung nagustuhan ko dito, compared kasi sa ano, sa drum brake sa harap mga sir. Para sa akin mas consistent kasi yung disc brake sa harapan mga sir. So ayan nga. Tapos yung gulo nga pala mga sir, yung stock size ng gulong nito is 70 90 by 17 mga sir. So hindi to tubeless, naka interior pa to mga sir. Then dito naman sa ano, sa likuran, syempre yung suspension niya is same pa rin sa dati. Ayan, pero yung dito, yung braking system niya sa likuran ay same pa rin, naka drum brake siya, pero well casted na rin yung gulong niya. And yung size naman nito is 80 90 by 17 pa rin. So ayan mga sir. So sa makina, hindi ko pa masasabi kung ano talaga yung mga pinagbago dito, pero sa ngayon walk around na lang muna tayo sa mga nakikita natin. Pero parang same pa rin naman siya sa dati mga sir. So ayan. Pero may napapansin ako dito, isa lang, nung sinilip ko kanina is yung carburetor niya parang iba na. Pero hindi ko na lang sasabihin ko anong meron sa makina nito mga sir, kasi wala nga tayong information talaga na kung meron bang binago si Suzuki dito sa Smash. So walk around na lang muna tayo mga sir. Sa labas na lang muna tayo. And ayun nga, yung bagong kulay, syempre yung muffler niya same pa rin naman. Ayan. So dito tayo sa ano, sa panel niya. So ayan, gaya ng dati, same pa rin naman sila. Yung design niya lang dito yung medyo iba mga sir. May nagbago dyan sa ano, speedometer niya. Tapos dito, same pa rin. Meron silang ano, high and low beam na switch, turn signals and horn. Syempre merong choke dito kasi carburetor pa nga to. And dito mga sir, yung push button niya para sa starter. Tapos yung isa sa napansin ko is wala siyang headlight switch mga sir. Kung yung pataya ng switch compared dun sa isa is meron yung sa spoke na version. Pero yung lights naman nito mga sir is same pa rin. Ayan, medyo basa kasi maulan dito mga sir. So yung headlight same pa rin sa nauna, sa mga unang version. Yung bulb type pa rin, turn signals, pati na rin siguro yung taillight, same pa rin. So naka-bulb type pa sila. Ayan. Pero ayan nga, sa mga decals maraming nagbago yung design niya. Eto, yung Smash na pangalan, medyo same pa rin naman ang font, pero medyo mas malaki na siya, mas nakikita mo talaga. Then dito naman may nakalagay siyang sport underbone mga sir.
So, ayan dito sa swing arm naman niya. So, medyo same pa rin sila nung sa nauna. And ayun. Tapos isa sa napansin ko is yung dito sa lead shield niya, mga sir. So, meron siyang nakalagay na ano, R. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niyan, pero dito naman is meron pa ring smash and yan Suzuki. So, ayan sila. Dito naman sa kabila, yung blue is same pa rin naman sila. Yung pinagkaiba lang is yung kulay talaga. Ayan mga sir. So sa ngayon, hindi ko pa alam kung yung price nito mga sir. Kasi hindi pa ako nakakapagtanong doon sa loob kung meron na bang available na price nito kasi bago lang. And hopefully soon meron na. Kung may upload ko man to kagad tong video na to. Ayan. So, yan si Suzuki Smart. Yan nga pala mga sir, yung price, sasabihin ko na lang siguro kung meron na silang available ito. Kasi sa ngayon, hindi pa nila masasabi kung magkano ba talaga yung price. Isa sa mabilis na pagsilip natin sa bagong motor na to. So, yan nga, meron siyang mga pinagbago compared dun sa mga nauna, pero hopefully nga, yung sa engine kasi hindi ko pa masasabi sa inyo kung anong pinagbago dyan. Pero, ayun nga, sa nakita ko is, maganda pa rin talaga yung motor. So, yung Suzuki Smash na legendary na kilala ko noon, is, nandoon pa rin talaga yung DNA niya. So, ayun mong sir, maraming salamat sa panonood and hopefully, nag-enjoy kayo.